morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ngayon, mga kaibigan, medyo maganda na po ang panahon, pero mainit pa rin po. Bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin na topic ngayon, mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay Arlinda Suyat, GR Patrimonio, Javi Cabangan, Tansa Cavite, itong si June Gavi Muniba, Jundi Muniba, Cebu Consolacion, Tapalpak Vlog, Michael Enriquez, Anthony Espinilla Rumblon, at saka itong kaibigan ko na si Renato Pring. Pre, magandang umaga sa iyo po. Ang pag-usapan natin, mga kaibigan, ay itong tungkol sa sabi ng ano, na yung pagkain daw ay hindi daw yun ang nagpabuka sa ating mga manok po. Ay itong exercise, mga kaibigan, ehersisyo ba, mga kaibigan, sa manok? Isa akin naman dyan, mga kaibigan, totoo naman yun. Kasi ito namang magpaano ka ng dami dyan sa social media, mga kaibigan, nga kung paano magpabuka, pabukain yung katawan ng manok. Eh, yung pagkain naman, mga kaibigan, totoo naman yun na lumalaki. Pero hindi ho bumubuka, mga kaibigan. Kasi itong mga pagkain na marami din klase, mga kaibigan, na yung na talagang nagpabuka sa ating mga alagang mga manok, katulad nung ating tinatalakay dati, mga kaibigan, na itong tinatawag nilang Royal Pansy at saka itong high protein po. Ito po ay talagang nagpapabuka sa ating mga manok. At saka hindi ho natin masabi, mga kaibigan, na yung mga slasher o concentrate man ay talagang hindi bubuka man, pero iba po. Kasi yung Royal Pansy, mga kaibigan, o yung tinatawag nilang yung sagupaan po, at saka haluan mo yan ng medyo high protein, mga kaibigan, ay talagang lumaki yung katawan ng manok, pero hindi bumubuka po. Ay, ako naman ang tagal ko na dyan, mga kaibigan, na dami na tayong experience yan ang manok. Pinakain mo siya na pampabuka talaga sa kanyang katawan, ay hindi ho bumubuka yan. Ay talagang lumalaki lang, pero hindi ho bumubuka, mga kaibigan. Pero pag sinasabayan mo ng exercise, mga kaibigan, magkahiga, ay talagang doon puputok yung mga muscle nila po. Totoo yan. Iba-iba naman tayo ng paniniwala, mga kaibigan, pero sa akin, yun po, na pag ang manok ay pinapakain mo ng pampabuka na pagkain po, ay talagang lumalaki lang siya, pero hindi ho bumubuka, mga kaibigan. Katulad na pinapakain mo ng Royal Pansy, haluan mo ng high protein po, ay iba po, pumuputok ang mga muscle nila, mga kaibigan, at doon ang galing yung lakas nila po. Eh, kasi itong manok, mga kaibigan, pag pinakain mo lang ng medyo magagandang pagkain, maganda naman yung mga concentrate, slasher lang, yung mga power pellets lang, mga kaibigan, maganda ng pagkain yun. Talagang bumubuka pa rin yung mga manok dyan, lalo na pag sinasabayan mo ng exercise po. Kasi itong exercise, mga kaibigan, doon ho pumuputok ang mga muscle nila, mga kaibigan, yung talagang bumubuka yung katawan. Kahit ang manok naman ay talagang bumubuka yan through their bloodlines, mga kaibigan. Pag ang nag-breed ka ng puro magaganda ang katawan, talagang magaganda ang hipo ng katawan, mga kaibigan. Kahit hindi mo pa pinakain yan ng magagandang pagkain po, talagang kusang bumubuka yan, mga kaibigan. Pero pag ang manok mo ay binili mo lang, sa pagbili mo ay hindi masyado malaki yung katawan, binigyan mo na siya ng pagkain na magandang pagkain, masarap yung pagkain. Yung pababuka ng isang manok po, ay talagang lumalaki lang yan. Pero pag sinasabayan mo yan ng exercise, mga kaibigan, ay talagang pumuputok yung mga muscle niyan, mga kaibigan. At saka gumagaan pa, lalo na yung sinasabi ko, no, yung king cutter, pakainin nyo yan. Kasi ang king cutter, mga kaibigan, at saka Royal Pansy, similar lang yung ano yan. Siguro nagkaiba dun yung mga buto-buto lang, kasi yung Royal Pansy, mga kaibigan, sabi nila, imported na yun, may imported na, totoo naman yun, kasi wala namang mga tanim dyan sa Pilipinas na ganong klaseng mga ano po, mga pagkain sa manok. Ito namang ating pinag-usapan na tungkol sa ang manok, pagkain ng isang manok na nagpabuka sa katawan ng manok. Ay talagang lumalaki lang, ganun po, hindi po bubuka. At saka pag sinabayan mo yan ng exercises po, ehersisyo na isang manok, ay talagang bubuka po. Lumalapad yung katawan ng isang manok at saka gumagaan po. Kasi isang ano yan, mga kaibigan, na may mga pagkain talaga na medyo parang nagpaputok ng mga muscle lang. Yung mga protein, high protein, mga kaibigan, at saka itong mga
maraming buto-buto na pagkain ng isang manok. Talagang bumubuka yung katawan ng isang manok po. At talagang malagitik yung mga palo, mga kaibigan. Kaya itong pinag-usapan natin na tungkol sa pagkain na nagpabuka sa ating alagang manok po, ay talagang hindi ho yan pusang bumubuka. Pero pagsabayan mo yan ng mga ehersisyo ng isang manok, ay talagang bumubuka yan, mga kaibigan. Yun lang po, tungkol sa atin ay sinasabi natin dito ay talagang experience. Di naman tayo na magsalita dito, mga kaibigan, na hindi natin experience po kasi pangit man yun. Parang ano, mga kaibigan ba, parang narinig mo lang tapos sinasabi mo. Iba naman yun kasi kahit sino naman, mga kaibigan, yung talagang magmamanok po pag ang manok ay sinasabayan mo ng ehersisyo ay talagang bumubuka at pumuputok yung mga muscle nila. Lalo pa pag may binigay ka pang mga vitamins, yung tulad ng Promotor 43, na hindi naman tayo nag-commercialize ito, mga kaibigan, pero sinasabi lang natin yung mga talagang nag-fit lang po sa ating mga alagang manok po. Ito naman sa atin ay, ang sinasabi natin dito ay experience po. Yun lang, wala naman tayong ibang source na, pero social media, mga kaibigan, marami ka naman makita dyan, ano, pero itong pinag-usapan natin, mga kaibigan, itong pagkain, isa din ito sa magpapabuka ng katawan ng manok, pero pag sabayan mo siya ng exercise, mga kaibigan, ay talaga puputok ng mga muscle ng isang manok po. Kaya yun lang, mga kaibigan, ito namang manok, mga kaibigan, ay pag inobserbahan mo, tinututukan mo, ay talaga lumalaki talaga yung katawan nila. Pero hindi lang laki ang ating pinagbasihan niya, mga kaibigan. Masyado nung malaki yung manok mo, hindi na makakilos yan. Yung bang medyo bumubuka siya, mga kaibigan, na magaan po, yun ang maganda sa manok. Kahit sa mga ulutan po, talagang pagaanin natin yung mga manok natin. Pero depende din yan sa tao, mga kaibigan, kasi yung may kaibigan din ako dito, gusto siya na medyo mabigat yung manok niya, lalo na sa ulutan, mga kaibigan, yung mabigat yung manok niya. At saka makikita naman yung pag medyo talagang mabigat, yung eksakto-saktong bigat, pero gusto siya na may timbang po, lalo na sa mga ulutan, mga kaibigan. Hindi ko lang alam, pero sa akin gusto ko buka ang manok na magaan po. Kasi talagang free silang makakilos, free silang makalipad, mga kaibigan, na talagang kayang-kaya nila dalhin yung katawan nila po. Di katulad ng mabigat na manok, pero as I've said before, mga kaibigan, talagang may iba-iba tayong paniniwala po tungkol sa pamamaraan sa pag-alaga ng manok, pag-kondisyon. Kaya sa atin dito ay respetuhan lang po. Ito naman sa atin ay talagang usapang magmanok lang. Hindi naman tayo nagtuturo, hindi naman tayo nagbigay. Kung naniniwala kayo na tama, di sundin. Pag sa tingin nyo naman ay hindi tama, huwag nyo tagilikin po. Yun lang, mga kaibigan. Yun lang ang mapag-usapan natin sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.